Yes, hello mga kabrats. Kumusta kayong lahat dyan? Kumusta kayong lahat? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ano? And magandang umaga po sa inyong lahat. Umaga kasi dito sa Saudi Arabia ngayon kung saan tayo narito upang magtrabaho bilang family driver. And sa mga kapwa ko, Bisaya dyan, mayong buntag kaninyong tanan. And syempre, sa mga kapatid nating Muslims, salam alaikum. And dito sa bansang Saudi Arabia, sabahal care. Kif halik, inshallah taib. Ayan mga kabrats, kumusta kayong lahat? At sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po pala si Brad, isang family driver dito sa Saudi Arabia, no? And welcome po dito sa ating munting YouTube channel, Corsonada. Ayan po, Corsonada, kahit saan, kahit kailan. Corsonada sa buhay, kaya nothing is impossible, mga kabrads. So yun na nga mga kabrats, no? Vlog natin for today is a continuation po ito about sa previous vlog natin. Patungkol po sa batas trafiko dito sa bansang Saudi Arabia mga kabrats. Para po ito sa mga paguhan or mga upcoming family drivers or company drivers papunta dito sa Saudi Arabia. Yung mga first time po. Kasi yung mga datihan na napabalik rin dito, alam na po nila yung mga sinasabi natin. And bago ang lahat, disclaimer lang, hindi nga po tayo eksperto, ano? Sineshare ko lang po sa inyo ang aking kunting nalalaman at kunting experience dito sa Saudi Arabia. Naglalais po ako na baka sakaling makatulong po para sa inyo. Sa lahat ng mga makakapanood nito, yung mga first-timer dito, no, wala pa silang idea tungkol sa mga batas trapiko dito, sana po yung makakuha kayo ng kunting kalaman dito sa vlog natin na ito. So ayan mga friends, no, before tayo mag-start, isang mabilisang big shout-out muna sa mga kaibigan natin dito sa mundo ni Lolo. Mundo ni Lolo. Unang-una kay Mr. GR Maningas World. Ayan, sir, shout-out po sa inyo. And to Mr. J Manga TV Official or Manga. Siguro Manga ito. Sir, maraming salamat po sa suporta. Shout-out din po sa inyo. And to Mr. Charlie Ignacio Tablak Official. Ayan, no, ang mga YouTube channel nila, no. Shoutout sa inyo sir, maraming salamat. And to Sir Selvans Vlogs, ayan, shoutout po sa inyo. And to Miss Lynn TV Official, ayan, maraming salamat po sa suporta mga kabrads, no? Ayan mga kabrads, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa mga YouTube channel nila, mag-subscribe na po kayo, mga legit po natin mga kaibigan yan, mga organic friends po natin. Ayan, at sa lahat po ng mga bagong kaibigan ko dito sa mundo ni Lolo, maraming salamat po sa inyo. Naway tayong lahat umangat dito sa mundo ni Lolo. Magtulungan lang po tayo. Kailangan lang po natin na magiging legit at isang organic na kaibigan. Ayan po. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayan, ang patuloy na nga po tayo. Ito na nga po yung batas trapiko dito sa Saudi Arabia, no, mga kabrads, sa continuation sa previous vlog natin. Noong nakarang vlog natin mga kabrads, natalakay natin yung about camera. No? Yun na nga, hindi camera ng pang-vlog o GoPro. Ha? Camera na mga pang-sensor nila dito or panghuli or pan-detect. Ayan, pan-detect ng mga overspeeding, kung ano-ano pa man dyan, walang seatbelt or using the mobile. So ngayon mga kabrads, tatalakayin naman natin yung karugtong noon, ano mga kabrads. Okay mga kabrads, dito tayo sa iba naman, ibang violation naman, ano. So may kodigo tayo dito, halito. So ayan mga kabrads, update tayo. So dito tayo sa misuse of vehicle horn. Ayan. So ano nga ba ibig sabihin nito mga kabrads? Bawal ba tayong magbusina? Hindi po. Hindi po tayo bawal magbusina. No? So ito yung paggamit natin sa mga busina natin ng ating mga sasakyan. Lalong-lalo na sa harapan ng hospital, sa harapan ng mga school, sa harapan ng mga government establishments mga kabrads. Huwag kayong bumusina ng mahabang-mahaba dyan or rapidly. Magkakaroon po tayo ng violation dyan. Ayan nga po, nakalagay dito. Violation of 150 to 300. SAR po, ibig sabihin, sa mga hindi po nakakalam, ano, ito po yung Saudi Arabian Riyals. Ayan mga kabrad. So, yun nga ang kabayaran, 150 to 300 riyals. So, pangalawa, failure to use child safety seats. Ayan, isang traffic violation din po yan, ano. Kaya kailangan po yung mga sakay ninyo, pagsuotin nyo po ng seatbelt at mahuhuli po kayo, kayo po magbabayad. Hindi po sila. Ayan, 300 to 500 SAR mga kabrad, ang kabayaran. Ayan, napakalaki. So, kailangan po, ipaalala nyo sa kanila na mag-seatbelt ka, ganyan. Di ba? Pari, nasa front seat siya or nasa likod. Kahit nasa likod mga kabrads, pag napansin ko yun ng pulis, mahuhuli din po kayo. Kahit nasa likod sila. Kailangan yung bata naka-seatbelt talaga. And pangatlo po, leaving the vehicle on. Yan. Or operational when you are not in the car.
Huwag po nating iiwan yung mga sasakyan natin, mga brands na nakaandar, ano? Minsan nakakalimutan natin yan, pero sikapin natin huwag maulit. Ayan, or sikapin natin huwag kalimutan na nakaandar. Minsan kasi, ang pino lang kasi ng andar ng mga sasakyan nila dito kasi puro gasolina, ano? Nangyari na po kasi sa akin yan, nag-parking ako, ano? Tapos pinatay ko yung aircon. Pagkapatay ko sa aircon, labas ako ng sasakyan. Hindi ko narinig yung andar ng makina. But good thing, nailak ko yung sasakyan, mga brads, ano? Iwas na ako. Pero kung natsimpuhan po ako ng pulis doon, nadaanan ako ng pulis na umaandar yung sasakyan natin na wala tayo doon sa loob, eh, violation po yan. So ayan pa, magiging bayaran is 100 to 150 SAR ulit. Ayan, mga brads. And number 4, reversing the vehicle more than 20 meters, mga brads. Ayan, bawal po tayong umatras, mga brads. Kung kaling man po kayo ay lumagpas sa inyong patutunguhan, lumagpas sa mga tindahan na inyong pupuntahan, huwag po kayong umatras. Pag sa tingin nyo, lagpas na po kayo ng mga 20 meters, ano, or 20 metros. Ayan, kasi po, pag umatras kayo ng ganyang kahaba, at natsimpuhan kayo ng pulis naman, naku, huli po kayo. Dito po kasi sa Saudi Arabia, halos puro one way ang mga kalsada. So, hanap po kayo ng... pwede kayong kumanan, tapos kanan ulit hanggang sa makabalik kayo kung saan nyo gustong pumunta, ng mga brads. O kaya maghanap kayo ng U-turn kung may malapit na U-turn. Pero the best way, kumanan na lang kayo. Pumasok kayo sa looban, tapos kanan ulit, ayan, makakabalik na kayo sa pwesto nyo. Ayan, mga brads. So ang kabayan nga po, no, kung magnahuli kayo na umatras na mahigit 20 metros, ano, is 150 to 300 SR, mga brads. Ayan, ang laki din po niya, di ba? So, dito naman po tayo sa throwing garbage or objects outside the vehicle. Ayan, huwag po kayong magtatapon ng mga basura, mga brads. So, ayan, malaki pala ang kabayaran, mga brads, ano? 300 to 500 SAR or SR, mga brads. Ayan. And dito naman po tayo sa switching lane without the turn signal. Ayan, kung hindi kayo nagpa-plaser, palikuliko kayo dyan or nag-overtake kayo, malaking kabayaran din po niyan pag nahuli kayo. 150 to 300 SR, mga brads. Kailangan, pagka lumipat kayo ng linya, mag-signal po kayo. Sa pagkakalam ko nga po, according din sa amo natin, ano, according sa amo ko, pag kayo po yung nasa, kunwari, nasa second lane kayo, gusto nyo umovertake sa sinusundan nyo. Tapos dito kayo kukuha sa kanan, pupunta kayo ng third lane para mag-overtake. Naku, bawal na bawal po yan. Pag natsimpuhan kayo ng pulis, naku, may kasama pa nga daw pong kulong yan. Ayan, huwag po kayong umabertik ng ganyan. Dito po kayo sa kaliwa, no? Sa fast lane kayo pumunta. Ayan, 150 to 300 SR po ang kabayaran. And dito naman po tayo sa driving the opposite direction. Naku, ito ang pinakamatindi, mga bras. Huwag po kayong sumalubong, ha? Huwag kayong sumalubong pa. Matindi yan. Matindi ang kabayaran, mga bras. 3,000 to 6,000 SR. Naku, napakatindi. Huwag kayong sumalubong, mga kabrads. Pilitin nyo huwag mangyari yan. Lalong-lalo na sa mga looban na hindi natin mapansin, one way pala. Ayan, ano, may mga ganyang maliit na mga kalsada dyan. Pag natsimpuhan kayo ng pulis dyan, kahit nasa looban yan, huli pa rin kayo, mga kabrads. Ayan. And dito naman tayo sa absence of failure to present valid vehicle insurance. Ayan. Ako, kailangan is kung wala po yung istimara dyan sa inyong sasakyan, ayan kasi ang Arabic ng insurance, ano. Paalala nyo sa amo nyo, mga brads. Sir, paano ba to? Walang istimara dito. Magbabayad ako dito pag natsimpuan ako ng pulis. I-advise po ninyo, mga brads, yung amo nyo, ano, na wala po dyan yung registration ID, ayan, or istimara. Kasi po, magpipenalty kayo, 100 to 150 reals, mga brads. And the final violation, mga brads, is using of brakes unwanted or unnecessary. Ayan. Kung kayo man po yung nasa highway at bigla kayo na marino ng full stop or madiin ang preno, ano, at na chimpuhan kayo ng police, ay bawal din po yan. Napakasama din po niyan kasi maaaring mabundol kayo nung nasa likod ninyo, ano, iwasan niyo po yan. Kaya kailangan takbong pugi lang tayo para iwas tayo sa full stop na pamimreno, ano. Ayan, mga kabrads. Ang kabayaran nga po is 300 to 500 SR, mga kabrads. Ayan, ang tindi, mga brads, ano? At hindi lang ito, mga brads, ang dami pa pong mga other violations dito, no? According sa traffic rules nila. Ito lang po ang sinisigurado kong tatalakayin kasi po ito po yung para sa akin, ito po yung pinaka-importante at ito po yung pinakamadalas na mangyari or maaaring mangyari habang tayo ay nagmamaneho, mga brads. Para po magiging aware po tayo, ano? Doon po sa mga walang karanasan pa dito sa Saudi Arabia, mga brads, ha? At sa mga baguhan. Ayan. And according nga po dito sa ano-ano, dito naman po tayo sa traffic violation point system, mga brads. Kung di po ninyo naintindihan ito, papaliwanag natin, ano.
at dyan sa atin sa Pinas ay ganun din yun. Kung ilang ulit na nahuli ka na, may mga kaakibat na parusa yun, mga bless, ano. Dito po sa kanila, ano, dito sa page number 1 sa traffic violations points system nila, is if the violator got 24 points for the first time within 1 history year, mga brads, ibig sabihin na isang buong taon, yan po yung Islamic calendar, ano, mga brads. Kung magkakaroon nga po kayo ng 24 points sa buong isang taon, is maaari pong ma-withdraw. Ayan, no? The driver license is withdrawn for a period of 3 months. Makukumpiska po yung lisensya ninyo, ano, sa loob ng 3 buwan. Tatlong buwan bago nyo makuha yung lisensya nyo, mga brads. At ang laki po ng kabayaran niyan, mga brads. Dito po sa number 2, if the violator got 24 points for the second time within 1 history year, kung dalawang beses na po kayong magkaroon ng 24 points, mga brads, sa buong isang taon, napakatindi naman. Ayan. The driver license is withdrawn for 6 months. 6 na buwan naman makukumpiska, mga brads, yung lisensya nyo. And sa number 3, if the violator got 24 points for the third time within 1 history year, ayan. Sa buong isang taon naman, kung tatlong beses kayo magkakaroon ng 24 points, isang buong taon naman din makukumpiska yung lisensya nyo, mga brads. Ayan, driver license was withdrawn for 1 year. Paano yan? Wala kang lisensya, hindi kayo makakapagtrabaho. And if the violator reaches 24 points for the fourth time within 1 history year, naku, antindi naman, the driver license will be revoked. Ayan, natanggalan po kayo ng lisensya, mga brads. Huwag naman po sanang mangyari sa atin dito. Mawawalan tayo ng trabaho. Hindi tayo pwedeng magmaneho pag walang lisensya, mga brads. Ayan, di ba? Kawawa naman yung mga pamilya natin. So yun, mga kabrads, ano, maidagdag ko lang din about sa illegal parking po. Huwag po kayong basta-basta pumarking, mga brads, sa mga hindi parking slot. Ano? Kailangan nakaparking po kayo ng maayos kasi po, huli din yan. Nako, 100, 200, 300 po yan. Depende po sa police na lang huli sa inyo. Ano? Kung kayo po ay matikitan, medyo mas malaki po. Kasi po, meron din po silang mga ticket, ano, bibigay. Or kung wala po kayo sa sasakyan, mapipicturean lang po yung sasakyan nyo. Yun po, huli din po kayo. Base po sa experience ko, 150 to 300 is mga brands. Meron din 100, meron din 200. Depende yan sa lugar kung saan kayo nahuli, mga brands. Ayan. And syempre po, payong chuper lamang, payong kaibigan. Tayo po'y laging magkasal, ano? Bago tayo magmamaneho. Syempre, hilingin po natin sa Panginoon Diyos natin na naway ilayo niya tayo sa anumang aberya at disgrasya, ano, sa daan habang tayo nang mamaneho. And of course, kaligtasan ng ating mga pasahero. Kailangan po natin i-safety yan. Yan po yung number one concern natin bilang mga chuper, mga driver, di po ba, mga friends? So ayan, mga kabrads, ano, maraming salamat po sa pagsubaybay. Sana po yung meron nga kayong nakuhang konting kaalaman at ideya dito sa ating vlog ngayong araw na ito. At sa lahat po ng mga chopper o mga drivers, ang sulukpan po kayo ng mundo na naroon, mabuhay po tayong lahat. And safe driving po. Keep safe. And God bless po sa ating lahat.